Paano mapalakas ang ilaw, Julie? Hello po, magandang tanghali sa inyo. Gumagana ba? Ayun. Napanood mo? Kumusta po kayo dyan? Nandito na po ako sa Terminal 3 sa Pilipinas. Stopover sandali. Ito po ang mami. Mami ko. Oh, Lance, tingin kayo. Marami pong sumalubong. Ate Bebe. Kapatid ko si Grace. Baba si Julie. Kumusta po kayo dyan? Nandito na ako sa Pilipinas. Sa loob ng ilang oras. Tuloy natin yung pag-aaral po natin kahit sandali. Hindi ko lang alam kung tuloy-tuloy ito o bigla mapuputol sa signal po. No? Kahapon, pinag-aralan natin yung It is Finished. Ngayon naman po, pumunta tayo sa Aklat ng Lucas. Naririnig niyo po ba ako? Malakas po ba boses ko dyan? Di ko na... Mami, kumusta raw? Si Sister Luz. Tabios. Si Pastora Marlin Red. Sa Korea. Hello po. Lucas chapter 23 verse 46. Lucas chapter 23 verse 46. Yung huling binanggit ng Panginoon nung siya po ay nasa krus. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa tanghaling ito, sa pagkakataon ay pinagkaloob niyo sa amin. Tunay kayong mabuti, tunay kayong dakila. Nagagalak po ako sa ligtas na paglalakbay na pinagkaloob niyo sa akin at makita sandali aking mga kamag-anak at mga kamanggagawa rito sa Pilipinas. Palain niyo po ang pag-aaral na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Luke 23:46. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu." At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Kagaya ng sabi ko kahapon, ito lang yung binanggit ng Panginoon sa Ama na para sa sarili niya. Ang isang mahalaga siguro na revelation na natanggap natin dito po sa pag-aaral ng kamatayan ng Panginoon sa krus ay yung from eternity past, alam na ng Panginoon yung lahat ng pagdadaanan niya. Ang problema, hindi niya pa nararanasan. Alam niya na pahihirapan siya, ipinahayag niya na kay Isaiah yon sa 53. Alam niya na makakasumpong siya ng... Alam nga ng Panginoon na sisigaw siya na Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Pero yung feeling, nung nandoon sa krus ang Panginoon, it was isa itong genuine feeling at isa itong response dun sa nangyayari sa kanya. Hindi nakalagay sa isip ng Panginoon na, okay, ang susunod kong sasabihin pala ito, o sasabihin ko na. Hindi ganon. Kaya nasasabi ng Panginoon yan ay in response to the situation na nandoon sa harap niya. At itong Father, into your hands I commend my spirit. Ito naman po ang isa sa pinakamatinding hiling ng Panginoon. Bakit po? Hindi pa nararanasan ng Panginoon kung paano mamatay. Amen ba? Hindi nararanasan ng Panginoon, Diyos siya eh. Kaya for the first time, nagbabanggit siya sa Panginoon na, "Panginoon, pinagkakatiwala ko sa inyo." Now, alam ng Panginoon yung mangyayari, and we will not go to that, no, agad ngayon, kung ano nangyari nung namatay siya, sa nagpunta yung kaluluwa niya. But ang gusto ko maintindihan ninyo, first time na mararanasan ng Panginoon na mahiwalay yung kanyang espiritu sa kanyang katawan. Ano yan? This will be, talagang... At hindi na mauulit yon kailanman. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Ayan, nag-resume. Oh, at hindi na mararanasan uli ng Panginoon yung kamatayan. Noon niya lang yon mararanasan. Kaya nga, sinabi niya sa Ama, "O Ama, bahala na kayo sa akin, pinagkakatiwala ako na sa inyo." Pero sa kalooban ng Panginoon, alam niya na hindi siya pababayaan ng Ama. Kasi nga, ipinahayag na yon kay David pa, di ba? Yung palagi natin binabanggit nito mga nakaraan sa aklat ng Salmo po.
Psalms chapter 16. Psalms chapter 16. Ang dami ko nang paulit-ulit nito mga talata, yung mga prophecies sa Panginoon sa Salmo. Ni-encourage ko yung mga pastor, yung mga manggagawa, sa uluhin nyo yung talata. Salmo chapter 16 verse 9 hanggang 11. Salmo chapter 16, Psalms chapter 16 verse 9 to 11. Kayo nga, nakaka-live ka ba dyan? Kayo magsulat agad ng verse. Okay. Now, babasahin ko muna, pero tandaan ninyo, binabanggit ito ni David, hindi tungkol sa sarili niya ito. Mamaya babanggitin natin sa gawa yung patunay. Verse 9, kaya nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Binabanggit ni David yan tungkol sa Panginoon. Panatag siya. Now, tatanggalan niya ng kakayanan yung kanyang sarili at hahayaan niya ang amang kumilos. Pagka pinag-usapan na natin yung resurrection, doon natin makikita ano yung ginawa. Pero panatag ang Panginoon. Verse 10, hindi, sapagkat hindi nyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay, hindi nyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat nyong lingkod. Ituturo nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. So alam niya, through David, ipinapahayag ng Panginoon na, alam ko hindi ako mabubulok. Alam ko. But kagaya nga nung sabi ko kahapon ba o nung isang araw, iba yung sinasabi, iba yung nararanasan. Now, in knowledge, alam ng Panginoon yung mangyayari, pero by experience, hindi niya pa nararamdaman. Kaya nga alam nyo, nung dumating tayo sa punto na to, na pag-aaral nito, na-appreciate ko talaga Panginoon eh. Napanood ko yung The Passion, napanood ko yung mga, ano, pero yung nung naintindihan ko na ganong katindi yung struggle sa Panginoon. Not just physically, pero yung tuloy-tuloy na emotional struggle na pinaglalabanan ng Panginoon, na huwag humingi ng tulong sa Ama, na huwag tumawag sa Ama. At nung time na nasa krus na siya, nung sinabi niya na, Ama, Ama, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Yung pakiramdam nun na, hindi po fake na pakiramdam yun, totoong pakiramdam yun, na naranasan niya na nahiwalay siya sa Panginoon. Nakikita siya ng Panginoon, ang Ama ay nasa kanya, pero yung hindi siya tinulungan sa kanyang ginagawa. Now, pumunta tayo sa Gawa chapter 2. Gawa chapter 2. Nakakailang minuto na ba? Gawa chapter 2. Tignan ninyo. Si David ay hindi lang mga awit. Si David ay hindi lang hari. Siya ay propeta. Bakit? Ipinahayag ng Diyos sa kanya yung mga mangyayari sa hinaharap. Matindi si David, ano? Mahaba pa yung kasaysayan na mangyayari, alam niya na yung mangyayari sa Panginoon. Gawa chapter 2, dito tayo sa verse 25 ako mag-uumpisang magbasa. Gawa chapter 2 mula verse 25. Sabi rito, Gawa chapter 2 verse 25, sabi rito, ito ang sinabi ni David na para rin sa kanya. Tignan ninyo ha. Alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinababayaan, kaya hindi ako nangangamba. Kaya masaya ako at hindi mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos, at kahit mamatay ako, may pag-asa pa rin ako. Sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan, hindi mo rin hahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. Ituturo mo sa akin ang daan patungo sa buhay, at dahil sa palagi kitang kasama, masayang masaya ako. Take note, meron po kasing mga relihiyon, o may relihiyon, ewan ko pa yung iba, na hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nabuhay sa mga patay sa katawan. Ang iniisip nila na resurrect ang Panginoon sa spirito lang. Pero hindi totoo yun. No? Sa resurrection, pag dumating tayo ron, doon ko po mas lalawakan. Pero inulit na naman dito yung sinabi ni David na hindi nyo hahayaang mabulok yung katawang ko. Now, ituloy natin pagbasa verse 29. Mga kababayan,
malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili. Dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing, at hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Maliwanag yan. Alam ng mga tao kung saan nakalibing si David. Kasi nasa Jerusalem pa rin sila. At kahit na sinakop sila, hindi ginalaw yung mga libingan ng mga hari. Hinahayaan lang, wala naman sila mapapalaro. Hindi naman kagaya sa Ehipto na pagka inilibing yung mga paraon, nagsasama ng sangkatutak na kayamanan na mga sa Israel, hindi ganun. So, hindi nagalaw. Alam nila. And this is important kasi sa Matthew 27, bukas na siguro yon, or baka ilang araw pa bago natin ma-discuss yun. Sa Matthew 27 kasi may binanggit ron na may mga bangkay ng mga banal ang bumangon. Now, saka na yon. Pero sabi rito, si David, at hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Verse 30, si David ay propeta. At alam niya na nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang kaharian. 31. At dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Naintindihan po ninyo? Sorry po, naputol na naman. May nag-message kasi sa akin. Sabi ron, alam ni David yung gagawin ng Panginoon, kaya yung sinabi niya tungkol sa pagkabuhay muli ni Kristo. Yun ang matindi. Yung mga alagad, 3 taon kasama ng Panginoon, hindi nila maintindihan na mabubuhay ang Panginoon. Samantalang si David, Old Testament pa, alam niya na mabubuhay ang Panginoon. Ba't ganon? Yung kapahayagan sa puso eh. The more you are closer to God, the more He reveals Himself to you. Tandaan nyo, ang Diyos natin, hindi Diyos na malihim. Mahilig siyang magsalita sa mga propeta nung mga gagawin niya. Hindi marunong manggulat ang Panginoon. Hindi siya marunong manggulat. Sinasabi niya ahead of time. Ba't niya sinasabi ahead of time? Para pag nangyari na, malalaman mo na sa Diyos nga nang galing. Kahit tayo minsan sa mga blessing, pag kami natanggap tayong blessing, ay, nagulat ako, hindi ko inaasahan. Ikaw, hindi mo inaasahan. Pero matagal nang itinakda ng Diyos yan. Yung mga pagsubok, pagka may problema nangyari, may karamdaman na nangyari, hindi ko inaasahan. No. Kung nakatono ka sa Panginoon, magkakaroon ng pahayag ang Panginoon bago dumating ang isang bagay sa'yo. Bakit? Ang Diyos hindi marunong manisod. Hindi siya naglalagay sa kanyang anak ng mga bagay na makakabagsak sa kanila. Kung may nangyari sa iyo, merong pahiwatig bago yan. Kaya nga ito, nakakatuwa ito na si David. Si David po na na pumatay ng asawa ng may asawa. Si David na kumuha ng asawa ng may asawa. Pinagkatiwalaan pa rin ng Panginoon. Ibig sabihin, na-move on siya ng Panginoon kahit na nagkaroon siya ng mga pagbagsak. Naitawid pa rin siya ng Panginoon at hindi inalis sa kanya yung pagpapahayag, yung pagiging propeta niya. Sabi rito, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi na muli siyang nabuhay. So, nung sinabi ng Panginoon, Father, into your hands I commend my spirit, hindi ito hindi ito yung baka sakali, Ama, baka hindi niyo ako buhayin, na hindi, alam ng Panginoon. Pero itinatagubili niya, I'm entrusting myself to you, Father, na alam ko hindi ninyo ako pababayaan. At pagkatapos niyan, sabi? Balikan natin yon. Lucas 23:46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Okay, so patay na ang Panginoon. Now, banggitin natin ano yung mga nangyari nung namatay ang Panginoon. Ano nangyari doon sa lupa? Tandaan ninyo, simula mga bandang alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, madilim ang paligid. Madilim, no? Binasa na natin yan nung nakaraan na nawala ang sikat ng araw. 3 hours po. 3 hours. Makakita na ba kayo na eclipse na 3 oras? 3 hours.
Okay, so diretso tayo. Pumunta tayo sa Mateo chapter 'di, tuloy na muna natin sa Lucas bago tayo mag-Mateo para hindi tayo pabalik-balik. Ituloy na natin yung pagbabasa sa Lucas 23 verse 47. Yung nangyari dun muna sa malapit. Now, tignan nyo yung transformation sa kaisipan ng mga tao. Buong panahon na nakapako ang Panginoon, ano ginagawa ng mga tao? Atal. Ano ginagawa ng mga tao nung buong panahon na nakapako ang Panginoon? Ha? Hindi. Inuusig siya. Tinutuya. Tinutuya. Oh, bumaba ka na dyan. Hindi ito yung number one. Ito na gawin natin. Number two naman. Hindi. Simultaneous yan. Tuloy-tuloy yan na nangyayari. Now, pero nung biglang namatay na ang Panginoon, naibabigla yung mga tao. Tignan ninyo sa verse 47. Sabi rito, nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, totoo ngang walang kasalanan ang taong ito. Mga kapatid, hindi Israelita ito ha. Romano to na sundalo, kapitan ito, may katungkulan ito. Pinuri niya ang Diyos. Akala natin nung namatay ang Panginoon, saka natalo. Nung namatay ang Panginoon, saka siya nanalo. Dahil nung namatay ang Panginoon, natubos ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya nagkaroon ng biglang sudden release. Kung isasalarawan ko yan, parang ganito eh. Nung nakapako sa krus ang Panginoon, hawak-hawak sila ni Satanas. Inuudyukan sila, ganito gawin nyo. Yan, sige, pako yan. Nung biglang namatay ang Panginoon, pung, biglang parang naputol yung hawak ni Satanas sa mga tao. Nawala na siya ng karapatan. Kaya biglang napapuri. Yung nagpapahirap, biglang nagpuri. Nagpuri sa Diyos. At ano sabi niya? Totoo ngang walang kasalanan ang taong ito. Kailan niya sinabi yon? Nung nagpapatawad ang Panginoon sa mga tao? Hindi. Kailan niya sinabi yon? Nung sinabi ng Panginoon sa isang kriminal, ngayon din, makakasama kita? Hindi. Nung sinabi ng Panginoon sa kay Maria, kay Jose, yan na, tanggapin nyo isa't isa. Hindi. Nung humingi ng tubig ang Panginoon, hindi. Nung sinabi ng Panginoon, it is finished, hindi. Nung namatay ang Panginoon, nung nakumpleto yung dapat gawin ng Panginoon, na may isang tao na lumakad rito sa lupa, na sinunod ang kalooban ng Diyos mula sa umpisa hanggang sa dulo, hindi natukso ni Satanas, walang nagawa si Satanas. At nung natapos niya yung lahat ng dapat niyang gawin, si Satanas nawala ng epekto. Complete transformation mga kapatid. Ito pa kasunod. Verse 48. Siguro dito na ako matatapos hanggang 49. Tapos ituloy ko na lang po bukas. Ano po? Hindi ako makapag-emote ng maigi rito at nasa kainan po kami. 49. Kaya lang bukas, nasa food court din ako sa airport naman sa Taiwan. Ang Panginoon na bahala. Verse 48. Ang mga taong pumunta roon. Sinong mga tao na to? Ito yung nagsasabi na, ligtas mo na yung sarili mo. Yung mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat na nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagu ka ng kanilang dibdib. Pumunta si Raro na ayayabang eh. Ang tatapang eh. Nung namatay ang Panginoon, bigla silang malungkot. Kung tayo siguro nando doon, kapal nyo, tapang nyo kanina, tapos ngayon palungkot-lungkot kayo. Dinadagu ka. Biglang natauhan ng Panginoon ang mga tao. Now, take note. Tignan nyo to ha. Dito ako magtatapos ha. Kailan natauhan ng mga tao nung nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos? Hindi. Nung namatay siya. Akala natin minsan para makumbinsi mga tao, kailangan tayo pinakamalakas magsalita, pinakamatindi anointing, pinakamatindi kapangyarihan, pinakamaraming pera. No. Hanggang sa lupa lang yon. Ang talagang paglaya ng mga tao, pagka yung mga manggagawa ng Panginoon, yung mga anak ng Diyos, ay mamatay sa kanilang sarili. Makakahaykaya tayo. Mawawalan ng tali yung kaaway sa mga tao. It is when you die, pagka raw nalalaglag yung binhi at namamatay sa lupa,
may tumutulo. Kaya ngayon, alam nyo, sa maniwala kahit sa hindi, pagdating sa ministry, sa plano ng Diyos, hindi na ako mahilig kumiling eh. Lagi ko na lang sa biyaya ng Panginoon, ano gusto nyong gawin ko, Panginoon? Mga basketball, sinusuko na yan. At tanungin mo sa Panginoon, Lord, anong pwede kong magawa? Lord, anong dapat kong gawin? Dahil sa panahon na mamatay ka sa sarili mong kalooban, doon makakalaya yung mga tao. Makakalaya ka sa pangangaral sa Panginoon. Naintindihan nyo? It's interesting. Inisip natin, sige, para maliwala yung mga tao, Lord, umalis kayo dyan sa krus pansamantala, tapos bumalik na lang rin kayo. Ibalik nyo na lang yung pako mamaya-maya. Pero ipakita nyo lang talaga na may kakayanan kayong buhayin ang sarili nyo. Hindi ginawa ng Panginoon. Ang paglaya ay wala sa pag-iwas sa paghihirap. May mga nagsabing ganyan eh, hindi tayo maghihirap. May pagsubok, sabi nga ng Panginoon, pati ba ng Panginoon, magkakamali pa sa mundong ito, magkakaroon kayo ng kahirapan. Ang established, ang pagkaka-establish ng pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi sa kagaangan. Nasa mga sakripisyo. Kasi doon sa sakripisyo, nakikita ko sino yung totoo, yung nagpapatuloy. At pagka hindi mo mahal ang sarili mo, walang mailalaban ng kaaway sa'yo. Hindi mo nga mahal ang sarili mo. Eh ang panlaban lang naman ng kaaway sa'kin, yung sa sarili natin eh. Kawawa ka naman, wala kang ganito. Naku, kawawa ka, lahat sila nakapag-asawa na oh. Ikaw, hindi ka man lang ano. Oh, kawawa ka na pinagtatawanan ka na lang. No, no, no. The moment you die, at sabihin mo, Lord, let your will be done. If this has to be, it is well with my soul. Ganun ang ginawa ng Panginoon eh. Inanggap niya ng lubusan. Kaya dinadago kanila sa dibdib. Verse 49, sa di kalayuan ay nakatayo ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang lahat na nangyayari. Now, nai-imagine ko lang, kung madagdagan ko ng konti mula rito, pag-uwi ng mga tao sa bahay nila. Na-imagine ko yung mga tao na naroroon, uupo sa bahay. Hindi nila alam kung ano gagawin nila. Nalungkot eh. Ano ba ginagawa na nalulungkot? Nagluluto? Hindi, kaya rin mo naglulungkot. Nalulungkot. Binubuksan yung ano. Kanta ni April Boy, hindi ko kayang tanggapin. Nalulungkot eh. So tulala silang ganyan na. Pero nagkaroon ng kalayaan. Ang hindi alam ng mga tao, ang ayaw nga ni Satanas na mangyari ay mamatay ang Panginoon. Ang gusto ngang mangyari ni Satanas, matukso ang Panginoon na itigil yung ano, ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Umangal siya, sabi niya, tama na, ayoko na. Yun ang gusto ni Satanas. Eh hindi ginawa ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Now, bitinin ko muna kayo, mga kapatid. At bukas ko na itutuloy. Hindi, total 23 minutes na rin naman. Matagal na rin, parang devotion na rin. So, arali natin yan maigi at i-appreciate natin lagi ang Panginoon. Sa kanyang kabutihan sa atin. Hallelujah. Mamatay tayo sa ating mga sarili. Mga kapatid, hindi ko inaintindihan yan dati. Sabi ko nga sa inyo kahapon eh. Ayan na mami ko, tanong nyo sa kanya. Sa aming magkakapatid, ako ang pinakamatigas ang ulo. Ito mga ate ko, mga babae na lagi sa klolo yan. Lagi mga maalalay sa akin yung mga yan. Pero naintindihan ko na ang buhay natin rito sa lupa. Ganyan lang kaikli, oh. Ganyan lang, oh. Ipaglalaban mo pa ba yung video game sa ganyang kaikli? Ipaglalaban mo pa ba yung plano mo? Bigay mo sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa iyo at sa pamamagitan mo, maraming makakalaya. Tayo manalangin. Naman naming Diyos, salamat po sa inyo sa pag-aaral na ito. Nagagala kami sa inyong halimbawa. Tulungan niyo kami na sundin ang inyong kalooban sa bawat araw. Salamat po. We give you all the glory in Jesus' name. Amen, amen. O, bumati muna kayo. Pastora Baby, Ate Gina, binabati ka. O, kumaway muna kayo, mga ex-Taiwan. Ilang segundo. God bless po sa inyo. Paalis ko na sila. Paalisin ko na sila. See you tomorrow po. Si Ate Nita Basco. Yung rich needs. Batiin nyo may. Oh, needs. Musta na? Ate Cecil Basig. Si Ate Rose.
Ate Rose Basig, sinong? Nung, di magkaman lang pumunta sa akin nung umuwi ka. Huwag na kayo magdamdam. Huwag nyo na sigilin, baka narotan. Sister Jenna. Hi, Sister Jenna. Oh, sige po, God bless po sa inyo. Pagpalaing kayo ng Panginoon.